Ayan, and we're back mga ka-homepage. Blush is one of the best ways to wake up your face. Pero kung failed ang pag-apply nyo ng blush on, it can make you look old. Ha? At kung too much naman ang paglalagay nito sa inyong mukha, it can look really fake. Naku, paano nga ba ang right way ng pag-apply ng blush on, whether it is liquid, cream, powder, at kung ano-ano man yan. Yan ang sama-sama nating tuklasin sa ating guest experts at ang ating suki na sina Miss Pilar Lavin at Maria Jani Lynn Bondoc of Mary Kay. Good morning sa inyong lahat. Good morning. Ayan. Ayan. Meron lang akong question, ano? Common mistake ng mga girls pagdating sa pag-apply ng blush. Ano-ano nga ba yun? Okay. Usually kasi ang mga girls, akala nila basta-basta na lang yung paglalagay ng ating blush on. Mm-hmm. They're just putting on, let's say, in circular form. Hindi nila alam kung saan sila mag-i-start and when to end. Ayan. Okay. And minsan, by volume, binadamihan nila agad, which is, sabi mo nga kanina, too old na tingnan. Okay? So, for now, papakita natin later ha, mamaya, kung paano yung tamang pag-apply ng blush on. Ayan, tatanong ko na rin, ano ba yung tama na yun? Kunyari, first to start with a good quality brush, di ba? Yes, yes. Ano ba yung tama? Saan ba dapat mag-start? Or meron ba yung rule kung ang face ko ba eh, iba-ibang shape tayo ng face, di ba? Yes. May round, may oval, ganyan. Meron bang ano ba? Saan ba mag-start? Saan mag-i-end? O paano ba to? Okay, to start, bigyan ko lang naman ng tip. Actually, we have a right position on how to put a tricolor by starting on the level ng nose, that is the standard, and edge, it ends on the edge of our eyes. So, dito hanggang dito? Yes, that is the standard. How about, baka kasi, alam mo yon. So, dito, ganyan hanggang dito. Okay, so ganyan. Dito, parang dito siya mag-i-start. Papakita natin, okay, hanggang kung saan dito. Depending nga yan sa shape ng face. And to give more advice, okay, we'll turn you over to Teacher Jan. Yes. Ayan. Teacher Jan, show me nga kung paano sa ating mode. Actually, before we're going to put the blush on, we have to, but the key of the, the good blush on, we have to know the face first, the shape of our face. Shape is really matter. So, we have a round face, we have an oval shape, and heart shape, and a square face. So, in her case, what is her face? She has a round face. Round face. Beautiful face. Yeah, beautiful face. Okay, can you demo ba a little bit about that? Yes, sure. Okay, by using of actually another tip, okay? We have a powder brush. Okay. We use this one powder brush. Okay. By using, binanggit ni Miss Sarah kanina is good brush quality to brush. Use. Yes, quality brush. So when we put like this one, okay? Hindi natin siya dapat i-apply directly to her face, but we have to tap it first. And then, when we apply this on the right, okay? So, yung sinasabi ko kanina, because this is oval face, okay? So, pag naglagay ka, prominent dito lang sa level ng nose, okay? And then, dito sa edge ng eyes. Ayan. Because circular form, why not to put over here? Okay. Para ang focus kasi sa kanya, let's say, in front, dito lang sa center. So, para hindi lumaking tingnan ang kanyang face. Yes, so, yes, ganyan lang siya, lalagyan. Yeah. Okay? So, a little muna and then madali naman siyang magdagdag. Yes, kung gusto mo pa. Kasi iba, lagay ng lagay. Let's say, nakatin, napahid na pala dito. Samantalan dito kung 5 lang. So, hindi siya talaga mag-i-even or so, magpapantay. Equal. Yes, so, ayan. So, ito yung sa powder. So, hindi pala yung basta na ilagay mo na baka sabihin eh. Yes. Diba? Para kang nakipag-awal or na high blood ka pala. Okay, clown na. Oo. Okay, so round kasi siya. So, no need na usually gumaganyan pa sila ng lips. Okay, so ito. Also the apple. The apple. Yes, of the advisable siya for square face also. Okay. So, that is the standard. Level ng nose and then edge ng eyes niya. Ay naman pala yan, yes. No? So, this is good for all skin types. Okay. So, we have also the other But the colors, bud, is there parang rules for the colors of putting the blush on? Yeah, actually, kasi lalo na siya, medyo maputi siya. Mm-hmm. Okay, so, basta very light lang. And then, any colors naman is good. Mm-hmm. Let's say, sa morena, it's good. Let's say, mga tone lang. Okay? Huwag naman yung morena, tapos lalagyan mo na sobrang pink. Okay. So, magkocontrast fake na siya. Fake na siya. Fake na siya. Okay? So, ito yung sa
powder. Yeah, powder. Okay. Let's go with we the liquid. We have also cream. With the cream. Okay. Blush on. By using only of your fingertips. Okay. Okay. So, beauty finger oh, still. Beauty finger. So, when you put it, okay. Other side. What's side. Wrong using with the no, other fingers, like middle finger? Okay, can use also middle finger because this is our beauty fingers. Ah, okay. These two. Uh-huh. This is the hardest one. Ah, so this one is light. Yeah. And then when you put it, okay, so it's still on the apple of the cheeks. And then that. Upward, outward motion. Mm. Pero ang difference okay. lang this time is you're using your, yes, your fingers. Yes. And this is advisable actually for a very dry skin. But oh. you can use it for all skin type also, but mostly for dry skin. Ayan. So something pero naman like pala that. Yun, ano? So yung yes. natuto ako this morning, akala ko eh madali lang. Oo, actually, may rules pala talaga. Yes. So still sa apple lang, don't extend it on this side because mas lalong o lalaking tingnan yung kanyang face. Kaya naman, it won't hurt a leg kung talaga susundan natin yung tamang rule. Kasi yes. para naman sa atin yun eh. Para yes. paglalagay natin, eh tama, no? Yes. Nako, diba yan mga ka-homepage? Akala nyo simple lang, pero ngayong umaga, natuto tayo. Well, thank you, Miss Pilar and Miss Janeline Bondoc. Yeah, nako, thank you sa inyong time at sa inyong insight kung anong tamang paglalagay ng blush oil. And thank welcome. You na rin sa ating models in Miss May, yes. Karin Yamat. Ayan. Thank you so much. Ayan. So, up next ha, itanong mo kay Doc susunod sa pagbabalik ng homepage.